Maugong at pinag-uusapan ngayon ang kontrobersyal na deleted content na ibinahagi ng Project Nightfall sa kanilang Facebook page. Ito ay may pamagat na, Why the Philippines Choose a Dictator's Son as President? Inula ng mga batikos, comments, mensahe at panawagan ang Project Nightfall mula sa mga Pilipino na hindi natuwa at tila hindi sang-ayon sa nilalaman ng naturang video. May mga panawagang boycottin at i-unfollow ang Project Nightfall. May mga nagsabing masyadong naging bias ito sa kanilang content. May mga comments din na masyadong kasiraan ang laman ng content hindi lamang kay Presidente Marcos kundi sa bansang Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang nilalaman ng kontrobersyal na video? Bakit kaya ito dinilit ng Project Nightfall? Bakit inula ng batikos ang nasabing Facebook page matapos pagpiestahan ang nasabing video? Samahan niyo akong himayin ang ilang parte ng video na maaaring pumukaw sa atensyon ng maraming Pilipino, dahilan upang magalit ang mga ito at batuhin ng mga punaang Project Nightfall. Nauna nang nagbahagi ng mensahe ang pamunuan ng Project Nightfall sa mga Pilipino kaugnay ng nagaganap na proseso ng paghalal ng mga lider sa susunod na 6 na taon. Kaysa umano sila ng mga Pilipino na umaasa na magkaroon ng malinis, tapat at mapayapang eleksyon. Kasabay din ang panawagan na magbahagi ang mga Pilipino sa pamamagitan ng isang video ng kanilang inaasahan at kinakatakutan sa susunod na magiging presidente ng Pilipinas. Ito marahil ay bilang preparasyon para sa kanilang naging kontrobersyal na content patungkol sa nanalong presidente ng bansa. Pino, taas noo kahit kanino. The whole world is looking at Filipinos right now as they're about to elect a late dictator's son to be the president of the Philippines. Sa unang bahagi ng video ay bumungad ang reaksyon ng ibang mga bansa sa napipintong pagkapanalo ni Marcos na nalathala sa pahayagan at iniere sa telebisyon. Bongbong Marcos has shown virtually no remorse for what his father put the country through. Kasunod nito ay ang mga tanong na bakit si Marcos ang nakakalamang at mananalo sa kabila ng pagiging anak ng isang dating diktador. May nakikita nga ba ang mga Pilipino sa kanya na hindi alam ng malaking parte ng mundo? Naging highlight sa video at nailagay sa spotlight ang boses ng mga Pilipino at mensahe ng mga ito sa mga kapwa Pilipino kaugnay sa kanilang mga inaasahan at kinatatakutan sa susunod na presidente ng Pilipinas. Narito ang tugon ng ilang nagbahagi ng kanilang mga opinyon at saloobin. It's a really dark time for the Philippines right now. May ibang nagsabi na nangangamba at natatakot sila na mapaupong muli ang mga Marcos at baka maulit ang mga napabalitang akto ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng Yumaong Ferdinand Marcos Sr. Sa kabila nito, mayroon din namang mga buo ang pag-asa at nagtitiwala. As 30 plus millions of Filipino people voted for him, I don't think we have the reasons to be afraid of because yes, majority of us believed in him. Mabuhay ang Pilipinas. There is no reason to be fear because our new elected president is chosen by the majority. And I hope that new administration will help all of Filipinas in call of needs and put some good plans in health, education, economy, and infrastructure. How could I trust a leader who uses disinformation networks to promote himself, fake news, and trolls? Ipinakita din ang paniniwala ng ilan at paratang na mananalo si Bongbong Marcos gamit ang misinformation, fake news at trolls bilang mga mekanismo. There are no fears as it is the beginning of new era, a new place for Filipino to arise from frustration and hope. Nariyan din ang mga naniniwala na ito na ang simula ng pag-asa at muling pagbangon ng Pilipinas. I fear that the relationships, friendships that's been broken by the elections. May mga naniniwala naman na maraming pagkakaibigan at relasyon ang nalagyan ng dibisyon noong nakaraang eleksyon dahil magkakaiba ng sinusuportahan at pinaniniwalaan. But then the critics also ask, what is the point of unity under a family name that has stolen so much from the country? Hindi rin mawawala ang mga kritiko na nawalan na ng tiwala sa pamilyang Marcos dahil sa kaakibat naman siya sa kanilang pangalan base sa nakaukit sa kasaysayan. Ipinakita din ang laging argumento ng mga taga-suporta ni Marcos. Patawarin na ang pamilya Marcos at hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama.
Bilang isang foreigner batid umano ng Project Nightfall na hindi siya nararapat mag-comment sa affairs ng Pilipinas patungkol sa politika. Mas maraming komplikadong issues pa umano ang hindi pa nasasaklaw ng kanilang video kagaya ng malawakang fake news, misinformation at mga napaulat na irregularidad sa eleksyon. Naipalabas din ang mukha at kalagayan ng mga mahihirap na Pilipino na base sa video ay umaasa ng malaki sa gobyerno, ganun din ang paghahangad na magkaroon ng mamumuno na may tunay na malasakit at makakaresolba ng suliranin sa kakulangan ng trabaho, kalusugan at edukasyon. And as I know all of this, I must tell you something that is very sad, disappointing, and difficult. Inilahad din sa Project Nightfall video ang mahirap at nakakalungkot na katotohanan. Marami umanong nagbahagi sa kanya ng kwento ang natatakot. Nangangamba na baka mahusgahan at mapuna dahil sa sobrang laki ng dibisyon, nangangamba dahil sa sobrang lakas ng mga trolls, nangangamba para sa kanilang buhay dahil sila ay nagsalita at nagbigay ng sariling opinyon, kaya umano minabuti ng Project Nightfall team na gawing malabo ang kanilang mga mukha para sa kanilang proteksyon. Nagtapos naman ang video sa realisasyon na sa kabila ng lahat ang Pilipinas ay maituturing pa rin na isang magandang bansa at karapat-dapat sa anumang pagpapala sa mundong ito. Pinakita din kung paano tumulong ang Project Nightfall Foundation sa ating mga kababayang nasalanta ng mga sakuna noong mga nakaraang panahon. Isa namang paalala ang iniwan ng Project Nightfall na sana sa mga susunod na eleksyon, wala ng tao ang matatakot na mapahamak ang kanilang buhay dahil sa pagbibigay ng opinyon para sa hinaharap ng bansa. Anong masasabi mo sa kontrobersyal na bidyong ito na ibinahagi at dinilit ng Project Nightfall? Naging masyadong bias nga ba ito para punahin ng mga Pilipino? Gaya ng mga nag-react nating kababayan, tumatak din ba sa isipan mo na nakakatakot ang sunod na 6 na taon sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos? Huwag kalimutang magbigay ng comments, likes at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga paparating na video. Maraming salamat at ito ang Daddy Yazzie's Scoop of the Day.